Takot ka ba mag-apply dito sa Hong Kong as domestic helper dahil sa termination? In this video, pag-uusapan natin ano nga ba ang benefits na makukuha kapag tayo ay na-terminate o gusto nating i-terminate yung contract natin. So, yan yung kagandahan dito sa Hong Kong. Once again, guys, welcome back to our channel. So, in this video, pag-uusapan natin kung ano yung benefits na makukuha kapag mag-terminate tayo ng contract or i-terminate tayo ni employer. Unahin natin si employer. Kapag gusto ni employer i-terminate yung contract natin, let's say, ang sahod po natin is every end of the month. Now, let's say, ang sahod mo is August 30. September 20, tinerminate ni employer yung contract mo. So, mandatory, babayaran ni employer yung 1 to 20 na sahod, yung working days mo doon. So, babayaran doon ni employer. Kapag may holidays doon, let's say, stationary or Sundays na hindi ka lumabas, atorgado na babayaran yun ni employer. So, once again, yung working days, babayaran yun ni employer. Plus, 1 month free salary. Right, for example, September 20 ka terminate. So, October 1 to 30, babayaran yun ni employer as free, including holidays and stationary holidays. So, kung ang sahod mo is minimum wage, so plus ilang days yung holidays doon. So, yan yung kagandahan dito sa Hong Kong. Hindi ko naman sinabi maganda ma-terminate, pero maganda dito ang termination dahil may benefits kang makukuha. So, huwag malungkot. Okay, guys. Now, aside doon sa working days at isang buwang free sahod, including holidays, mandatory ka pang bibigyan ni employer ng one-way ticket to Philippines, pauwi ng Pilipinas. Now, at don't forget to ask the termination letter kasi kailangan mo yun in case mag-a-apply ka ulit ng bagong employer. So, depende po yun, guys, sa reason kung bakit ka terminate ni employer. Kasi dito rin kasi may magandang reason, let's say, lumipat ng location, lumipat ng tirahan sa ibang bansa yung employer, or hindi na nila kaya mapasahod, or depende po sa reason. Now, kapag good reason yung nakalagay doon sa termination letter, apply ka lang sa ibang mga agencies. So, make sure na yung apply mong agencies, hindi siya masyadong malaki yung singil. Or, mostly ata wala sila masyadong, hindi ganun kalakihan yung singil kapag nandito ka sa Hong Kong. So, bago ka umuwi ng Pilipinas, mag-apply ka, kung gusto mo mag-apply ng bagong employer, mag-apply ka muna bago ka mag-exit para waiting ka na lang sa visa. So, depende sa reason kasi ang immigration ata nagbibigay ng exemption kapag ang reason mo is change location ng employer, parang hindi ka na otorgadong uuwi pa ng Pilipinas at bandito ka nalang mag-aantay ng bago mong visa. Now, so yan po yung benefits kapag yung employer ang mag-terminate ng visa, ng kontrata nyo. So, second, kapag ikaw or kapag tayo ang gusto mag-terminate ng contract natin, ano yung makukuha or ano yung, let's say, mangyayari or ano dapat ang gagawin? Now, magbigay ka ng 1 month letter kay amo, kay boss. So, magbibigay ka ng 1 month letter na you are going to terminate your contract with her or with them. Kasi, kapag on the spot ka, bababa sa bahay ni amo, like for example, bababa ka na ngayon, today, ngayon na, bababa ako, otorgado ka magbibigay ng 1 month doon kay employer. So, kung magkano yung salary mo in 1 month, bibigay mo yun sa kanya. Otorgado ka. Mandatory tayo. Bibigay yun sa employer natin. Pero kapag sabihin mo na ka-employer na next month or after 1 month, from today, after 1 month, pagbigay ka ng letter na, oh, I'm going to terminate my contract kasi ganito, blah, 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 kung ano yung reason mo, magbigay ka ng letter kasi papasa yun sa immigration. So, if you're going to terminate your contract sa employer mo, magbigay ka ng 1 month notice doon sa employer, ipapasa yun sa immigration, para wala kang babayaran. Bibigyan ka pa ng ticket at yung 1 month na yun, may sahod ka pang makukuha at bibigyan ka pa ng ticket ng employer. So, naka-indicate din doon kung bakit ka magpa-terminate ng contract mo. So, lahat po yan, naka-details po doon. So, yan yung makukuha mo o yan yung gagawin mo kapag mag-terminate ka ng contract mo. Now, depende sa reason mo at depende din nakalagay sa termination letter mo kung ano yung reason mo kung bakit ka mag-terminate ng contract. So, lahat po tayo may right mag-terminate ng contract. Hindi lang po ang employer, kundi pati tayo may right tayo mag-terminate ng contract natin. So, that's all for today. Thank you guys for watching.